So, ito brad, last teka lang, tignan natin kung meron pa dito, may mga questions pa dito na, guys, maraming salamat sa ano. Brad, sabi ni Fer Gonzales. Okay, si Fer, kilala ko to eh. Umattend to one time, nakita ko to sa ano eh, sa RTC. Magaling talaga to magtanong, Brad. Sabi ni Fer Gonzales, did you had any experience ng mga trades na hindi profitable sa PSEI? Ay, sorry. Tama, did you traders pala, Brad? Ayun, so nag-gets ko na yung tanong niya. May mga traders daw ba na kilala ka na hindi kumikita sa PSE pero sa Forex kumita? Doon sila nakahanap ng trading niche. I have heard of some people, Kap, pero hindi ko sila kilala personally. Mainly, baka pilit na swing yung kanilang niche na ginagawa sa PSEI. Pero sa Forex kasi nag-click. So, sa akin, depende kasi kung paano mo ipapattern eh. So, ang objective mo rin naman kasi in trading the PSEI, depende rin sa setup eh. Or yung iba, at times, depende sa market or depende sa sentiment and general sentiment ng market, right? Others, sa PSEI, depende on what setup is it giving. May swing setup ba yan? Boboso ka ba on its moving average? Or sa mga trails niyan? Or meron ka bang... parang ganun din, parang ano din talaga, same concepts and ano. Pero Brad, may tanong ako, bakit ang mga Forex trader parang palong-palo? Parang nakakailang trade sila, nag-tend to overtrade. Ba't ganun? Ako, sa amin hindi. We don't exercise overtrading. Kasi 1, 2, 3 trades lang okay na sa amin eh. In one day. Or halimbawa, one position ako. Kasi at times, nag-take ako ng... Kung pairs ang laro ko at hindi si gold, tatlong positions, pero iisang pair. So, halimbawa, lot size 1, tatlong lot size 1. Parang ganun. Na palo sa isang level. So, doon ako naka-limit order. Ayun. Kunyari, so, nag-gets ko, pero sa totoo lang, hindi ko nag-get, man. Pero yung iba pero kasi ganun kap eh. Nag-grasp ko na yung ano, na parang, pwede naman pala kasi, sa totoo lang, may mga limit, may mga mali akong beliefs, Brad. Eh. Hindi maling beliefs, ano? Maling perception, yun na lang, about Forex. And yun, maraming salamat at nasagot mo. Brad, let's talk about your talk. Very quick lang, sa Tradechella. What are they going to expect? Ano yung mga ibabagsak mo mga bars doon? And bakit sila kailangan umattend? Well, actually, ang dami nag-subscribe din sa talk ko, Kap, natutuwa ako. If hindi ka pa nakasubscribe dun sa talk ko, actually yung talk ko, it's about global shift to smooth transition. Like any other person out there, if you want to engage in something or if you want to engage yourself into trading the global market or Forex market maybe, kailangan mo panoorin yung talk ko kasi marami ako mga key points, mindset, and key points, mindset, some points of technicalities then na kailangan ayusin muna ng isang trader before actually engaging. Okay, so para maiwasan na natin yung mga maling mindset habang nagsisimula ka pa lang. Kasi kung nagsimula ka ng mali ang mindset mo, sabog yung pasok mo, baka yun lang yung kumain sa'yo. Kasi Kap, ang daling ubusin ng $1,000 sa Forex. Promise, sobrang dali. And just a snap. Kaya niyang ubusin yan. So, gusto ko simula pa lang, ngayon pa lang, if you are watching this, I want every trader to actually be at ease and be systematized ng maayos simula pa lang. Okay, so meron din naman points doon for advanced traders na mapupulot sila. So, I can assure you that. Yun. Kasi there are some setups din na ituturo ko from news to... time zones sa ang tawag doon sa mga hour by kung ano yung chart na time zone, kung gagamitin mo ayun. Sorry, nawala ako doon. Okay lang, pero nagis Brad, ito Brad, merong nakaka-purchase pa lang from Quezon City. Brad, gusto ko lang ipakita sa mga kapanalig natin yung ano, kung paano nila sila makakapag ano doon sa talk mo ano. So dito guys, makikita nyo dito sa, this is the Tradechella website, and
anong tawag dito? So meron tayo ditong you can buy your ticket here, you can someone from Tawoyan ba, may thank you so much. Oh, 1 minute ago, Brad, from Quezon City. Maraming salamat. Pero ito, Brad, guys, ito mga kapanalig, ano? So, ito si FQ. Ayan. Boom. So, you can, so, ito yung talk niya. Teka lang. Ito. Saka marami akong, ano dyan, Kap, marami akong binibigay na, may mga libre akong ibibigay sa tao. Perks of attending my talk then. Yun po, tsaka yun ang mga gusto natin. Pero alam mo, Brad, nagustuhan ko yung sinabi mo about dun sa may mga maliliit na bagay, mga nitty-gritty na mga tips kang ibibigay dun sa talk mo na tingin mong kakailangan nila. Kasi minsan, Brad, ayun yung ayun yung that's the glue that's holding everything together, yung na pag hindi mo alam to, pwedeng mag-fail. Kahit alam mo yung 95%, pero pag hindi mo alam tong sasabihin ko na sa ito, pwedeng mag-fail yung buong and thank you so much for providing that to our kapanalig. So guys, ito, hindi ko alam kung ayoko kayong masyadong pilitin or pero kasi it's just $9, di ba? Yeah, less than 500 pesos lang. Less than 500 pesos. Ewan ko kung bakit pinag-iisipan pa nung iba, and ewan ko kung bakit hindi inihinihikayatin nung iba. Ay, kayatin nyo na yung iba, yung mga ng mga friends, family members, classmates, workmates, even your bosses, and let them thrive in this in this crisis, and learn a new skill. The good thing about trading is that it's a learnable skill, and at the same time it's a lifelong skill na kapag natutunan mo na hindi mo na yung makakalimutan, and it's time to glow global. Brad, maraming salamat. Actually, and, sabi ng mentor ko yung kape, once you go into trading, There's no turning back. Yun na yun. Trader ka na for life. O, pakisulat dyan, guys. Trader ka na for life. Trader for life. Pakisulat dyan. And yun, Brad, meron ka ba last words and gustong i-plug dito sa mga kapanalig natin? Kap, if there are announcement naman sa Vertex, nandun lang sa page ko, i-share ko yung Vertex page. Yun. Go. Sige. Just visit Vertex Trading sa Facebook, Vertex Trading SP or Vertex Trading. Makikita nyo kagad yan. Teka. Ayan, sige. I-ano natin. Oh, guys, wag i-ano nyo na yan. Vertex Trading. Ayan. I-inano ko. I-type ko. Oh, yan, guys. Ipinin ko na yan, ha. Oh, pakiclick na ngayon. Okay, mag-o-open yan. I-click mo na ngayon. Okay, so mag-o-open yan, and then paki-like na, paki-see first na rin. Diba? Trader for life. Oh, maraming salamat. So, Vertex Trading, nandun lahat ng mga announcement. Actually, nagbibigay din tayo ng mga coaching sessions doon. And then, I like helping the community. So, kung meron man lumapit, hindi man pumasok sa program, I don't actually care. Kasi alam ko how hard it is for people to actually forgo or let go of yung pera nila ngayon sa trading. I've been there, and most people have been experiencing that. So, we are just a message away. And then, marami silang abangan na speakers, Kap. I highly respect all the speakers in TradeChella. Kasi personally, some of them are my mentors in trading. So, guys, si Kap is actually my indirect mentor. If you remember, Kap, di ba nung nag-visit kayo dito ni Slim sa La Union. Oh, shout out kay Charles Slim. Slim. Good evening. So, sa akin, siguro doon ko naayos yung ego ko . Doon ko naayos yung ego ko kasi I don't want to go big back then ulit at bumalik sa regular kong size sa PSEI. Kung hindi ko kayo nakausap noon. Nandito rin si Sef noon, Sir Sef. Oh, shout out kay Joseph. Nandito rin siya noon. So, I highly respect all the people who are there. I know them personally and I've seen them trade. So, sobrang sulit. Kasi kung wala ka pang ticket, I tell you, you're missing one half of your life, of your trading life. Kasi ang daming setups, ang daming ituturo ng mga kasama natin dito. So, sobrang sulit sa presyong 500. Other mentoring out there gives out those informations for how much. So, for 500 pesos, pwede mo nang i-compile actually yung papanoorin mo sa mga mentors dito. Compile mo and then fix your system from that.
If you want to go short na hindi ka mag-ano, gumastos ng malaki, try trade siya la. Yo. I tell you. So, oh guys, meron akong assignment sa inyo. I-message niyo yung Vertex Trading and ask him about Forex. Oh, you can go not even Forex Cap, kung gusto nila PSEI. I'm kahit PSE rin pala, kahit intangibles. Love problems, Brad, pwede. Pwede rin ka, pero pwede rin. Focus tayo sa trading. Focus tayo sa trading. If love is triggering ng hindi maayos yung trading nila, I guess pwede tayong mag-suggest. Mag-input. Pero, mag-input lang. Mag-input, magbigay ng input. Mag-input lang tayo, Kap. Pero kung love lang, wala mang trading involved, hindi. Siyempre, trading focus tayo sa Vertex. Yes, okay. So guys, bigyan natin ng isang bagsak si FQ in 3, 2, 1, boom. And mag-thank you naman kayo. Mag-thank you naman kayo kay FQ. Thank you, Sir FQ, or thank you, FQ. And Brad, maraming salamat sa pagpapaulak. Thank you, Cap. Thank you, Cap. Trading RX, it's actually his first time na ma-invita dito, and hopefully not the last. Okay, hopefully ma-invita kapag may sana nabigyan ko ng justice, Cap. Oo naman, pare. Akong actually, dami ko natuto. Sigurado hindi ako makakatulog tonight dahil isipin ko na yung Forex. Siyempre, that's gonna be another source of income or cash flow for me. So, hahanapan ko na yun ng posisyon dito sa total portfolio ko. And yun, maraming salamat, Brad. Thank you. And, thank you everyone for coming. Ayun. Thank you, guys. Bye-bye. See you sa Trade Chela.